topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa low blood pressure at ano ang mga sintomas nito. Papaliwanag ni Doc Willie Ong. Okay, low blood po ah. Pag sinabi natin low blood, ang blood pressure mas mababa sa 90 over 60. Bilang internist cardiologist, alam ko to eh. So, pag mas mababa, let's say 85 over 55 o 80 over 50, low blood na tawag doon. Okay? Meron tayong mga natural remedies, tuturo ni Doc Lisa. Pero ang mahalaga, meron talaga mga kababaihan na low blood, lalo na yung mga masyadong payat na payat o kulang sa kinakain, na low blood sila. Pero kung wala naman nararamdamang sintomas, ulitin ko, kung wala kayong sintomas na nahihilo, pagtayo, nandidilim ang paningin, di ba? Parang magko-collapse, parang hihimatayin. Kung wala kayong ganitong sintomas, okay lang yung blood pressure na kahit 85 over 55, basta walang sintomas. Pero kung may sintomas kayo na nahihilo nga, yung pagtayo, parang dumidilim na siya, di ba? Parang nanginginig yung kamay mo, o alam mo iba yung parang walang laman yung sa ulo, o yung iba nag-collapse na, yun ang kailangan natin ayusin, papacheck up sa doktor, at hahanapin natin yung cause. Meron tayong mga first aid, Doc Lisa? Yes. Para sa low blood. Pag na low blood, ang unang ginagawa ko, yung nahihilo with symptoms, nahihilo, tinataas ko agad yung paa para dumami yung dugo sa katawan. Maraming cause ng... Ibig sabihin po, pahigain at ipatong sa... Sa unan yung paa. Tapos, lagay ko muna yung mga causes ng low blood. Yung mga hindi delikadong cause, yung mga... Siguro mahina lang pagkain, o payat lang siya, okay lang yon, walang sintomas. Pero yung mga ibang cause na tulad ng heart failure, humina yung puso, low blood din yon. Na heart attack, low blood din yon. May infection na matindi sa katawan, sepsis, low blood din yon. Nag-allergy ng malala. Tapos meron pa yung mababa ang blood sugar, pwede rin ma-low blood. Mababa yung thyroid, hypothyroid, pwede rin. Kaya sinacheck din blood sugar, tsaka thyroid. Kung may sintomas, tulad na sinasabi ko, symptoms ang mahalaga. Tapos gagamutin natin kung ano man to. Iba pa kung may dumurugo, may aksidente, dumudugo, lakas na regla, dugo ng dugo, yun, malo-low blood yun. Bleeding. Ano pa ba? Yung nagtatae, tae ng tae, tubig na tinatae, naubusan na ng tubig yung katawan, malo-low blood ka rin yun. Pero yun na nga, hanapin yung cause at meron tayong mga natural remedies para dito. Doc Lisa? Yes, ito po dun sa mga talagang matagal ng low blood pressure. So, blood pressure po ang sinasabi natin, yung may instrumento, aparato, na mababa ang blood pressure. Okay. Dati na pong 90 over 60. Hindi po sila yung dating 120 na biglang bumaba. Okay, so ang mga tips natin on natural remedies, pakainin ng mas maalat kasi para mag-ipon ng tubig, medyo tataas din ang inyong blood pressure kapag maalat ang kinain. So baliktad ang tips natin. Sa high blood, bawas alat. Ito sa super low blood na may sintomas, yung nahihilo. Pag walang sintomas, huwag nyo nasundin to. Yung nahihilo na, kulang na sa dugo, pabaliktad, kain maraming asin. Sige, yes. Next. So number two, huwag iinom ng alak kasi iihi kayo ng iihi, lalo kayong kukulangin ng tubig sa katawan. Uh-huh. Okay. Number three, baka yung mga gamot ninyo ay nasusobrahan, kailangan ng i-adjust, o baka naman nakalimutan nyo na doble ang pag-inom. Okay, minsan kasi pag may gamot sa high blood, bihira naman mangyari. Nangyari, napataas yung dose, o mamaya, nag-diet ka na. So, bihira naman itong mangyari. Pero minsan, may nasasobrahan, binabawasan yung dosis ng high blood medicine or hinihinto mo na panandalian. Pag tumaas na ulit yung blood pressure, bago natin binabalik. Yan, kaya nga sa mga may alta presyon, kailangan chine-check din madalas ang blood pressure. Number four, pwede po kayong mag-cross legs or mag-D4. Pag nag-D4 kayo, maaaring makataas ng inyong blood pressure. So, cross legs pag ganito. Tapos, okay, iwas number 5, iwas din. Inom po muna kayo ng mas maraming tubig para dadami ang tubig sa katawan, mag-i-improve ang inyong blood pressure kapag maraming tubig sa katawan. Pagdating naman sa pagkain, unti-unti lamang ang kain,
Huwag yung isahan na bigla kasi lahat ng dugo pupunta sa tiyan. Kaya nga kayo inaantok kapag busog na busog. Number 7, pwede hong mag-compression stockings o yung masikip na medyas yung ginagamit kapag may varicose veins. Yes. Pwede kasi niyang itaas yung inyong dugo papunta sa taas ng katawan. Ang problem kasi, pag biglan tayo, minsan naiiwan ng dugo sa paa. Kaya sabi ko nga, yung mga may low blood, dahan-dahan lang yung tayo. Pag biglang higa, biglang upo, biglang tayo, maiipon ng dugo sa paa, magkukulang dugo sa ulo, maihilo, pwede mag-collapse. Kaya dahan-dahan. Apo, so wag yung nakatalungko, biglang tatayo. Upo yun, muna. Hilo yun. Tapos bago tumayo, ganoon din, from pagkakahiga, upo muna bago tatayo. So yan yung mga tips natin para maiwasan na matumba kapag low blood pressure. Okay, so iwas tayo sa sudden position changes. Tapos meron pang added tips, iwas rin sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Pag nakatayo matagal, kailangan galaw-galaw yung paa para makit yung dugo. Tapos ayaw rin natin sobra init yung sinashower kasi minsan nagdadilate yung mga ugat, babagsak din. Pag mainit ang panahon, pag nag-exercise, mas maraming tubig iinumin para mapalitan. Pwede magbuko, pwede magjuice kung gusto nyo. At kung malalangas situation, yung may sintomas talaga, nahihilo, doon tayo magpapacheck sa doktor natin. Yes. Okay?